Matapos magkaroon ng tatlong kaso ng COVID-19 sa isang evacuation sa bayan ng Daraga sa Albay, isang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa isa pang evacuation center sa probinsya. Ayon sa Albay Provincial Health Office, isang 51 years old na babae ang nagpositibo sa sakit na pansamantalang nanunuluyan bilang evacuee sa San Jose National High School sa bayan ng Malilipot sa Albay. Ayon kay Albay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit Chief John Edmond Bailon, dumulog ang nasabing evacuee sa medical station ng evacuation center noong June 24, Sabado, matapos itong makaramdam ng isang linggong pananakit ng lalamunan. Protocol po kasi ng PHO and DOH na lahat po ng may mga cough and colds ipapa-antigen namin. Last Friday, nag-antigen po yung Malilipot out of 22. Siya lang po yung nag-positive. So, pina-confirm namin, pina-RT-PCR po namin. So, it turned out na positive po. Ayon pa kay Bailon, patuloy ang kanilang ginagawang pagkuha ng sample sa 7 pamilya o 23 individual na nakasalamuha ng nasabing pasyente. Kaugnay nito, pinaghahanap din ng PHO Albay ang 2 evacuee na naging close contact ng nasabing pasyente. Ito'y matapos umalis ang mga ito sa mga evacuation center. Samantala, mahigpit ngayon ang pagbibilin ng mga otoridad sa iba pang mga evacuee na sumunod sa ipinatutupad na health protocols upang maiwasan ang pagkakaroon ng hawahan ng sakit sa nasabing evacuation center. Mas pinahigpit din ang pagpapatupad ng pagsusuot ng face mask sa mga bumibisita sa naturang evacuation center. Isa kasi sa tinitignang posibilidad ng mga otoridad na maaring sa mga nagdadala ng mga food donation nagmula ang virus. Ito na ang pang-apat na kaso ng COVID-19 na naitala sa 2 evacuation center sa probinsya mula nang muling naging aktibo ang bulkang Mayon. Brian Baldarahi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.